Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea. Pero mas maganda pa po ako sa tanghali, kung tutuusin. Pero charot lang yun. Magandang tanghali rin po sa super duper daming avid listeners ng inyong programa na kagaya ko. Ako nga po pala si Paul, 30 years old at nagtatrabaho sa isang BPO company dito sa Manila. Yes po, I'm a loud and proud gay. Masayahin ang tingin sa akin ng karamihan ng mga kaopisina ko. Palabiru po kasi talaga ako, ang sabi nila. Palagi ko raw pong binubuhay ang opisina sa tuwing nagjo-joke ako. Pero ang totoo niyan, deep inside, kapag mag-isa na lamang ako, ay may lungkot akong nadarama. Pareho na kasing hiwalay ang mga magulang ko at may kanya-kanya na silang pamilya at pareho na silang nakatira sa magkaibang bansa. Wala rin ako gaanong ka-close sa mga relatives ko dito sa Pilipinas. Kaya pwede nyo na pong masabi na wala na akong pamilya kung tutuusin. At mas lumalala ang lungkot ko kapag sumasapit ang araw ng Pasko. Mula kasi na magkahiwalay ang mga magulang ko, Popoy at Bea, nung high school ako, ay hindi na kami kumpleto kung mag-celebrate ng Pasko. Nung bagong hiwalay ang mga magulang ko, ay nakikiselebrate ako ng Pasko kung sino man sa kanila ang mag-imbita sa akin. Pero dahil nga may kanya-kanya na silang mga pamilya, pakiramdam ko ay saling pusa lang ako kapag nakikisama ako sa pamilya nila na mag-celebrate ng Kapaskuhan. Kaya nang medyo nag-mature na ako, ay tinatanggihan ko na lamang ang mga imbitasyon nila. Hanggang sa hindi ko na lang sineselebrate ang Pasko. Dahil nalulungkot lang ako. At kahit nga 30 na ako, nakakaramdam pa rin ako minsan ng inggit kapag may nakikita ako sa mall na masaya at kumpletong pamilya. Kaya minsan kahit Christmas party sa opisina ay hindi ako pumupunta. Ewan ko ba? Basta talaga sumasapit ang panahon ng Kapaskuhan, nalulungkot ako ng bigla. Nawawala ang pagiging jolly ko kahit na jolliest season dapat ang Pasko. Anyway, enough drama na nga tayo. Ito na po ang exciting part, Popoy at Bea. May boyfriend po ako sa opisina. Nate ang pangalan niya. Masasabi kong swerte ako sa kanya dahil bukod sa gwapo siya, ay mabait pa. At ramdam ko na mahal ako ni Nate. Paul, babe, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Sorry babe, medyo nagtago muna ako sa sulok. Medyo maingay kasi eh. Tsaka ayoko muna makihalubilo sa mga opisina natin. Ikaw talaga. Malamang office Christmas party natin ngayon eh. Maingay talaga. So ano, nagsasaya ka ba? Oo Nate, happy ako dito nakaupo ako sa sulok. Ay nako babe, yan ka na naman sa pagiging sarcastic mo. Hindi ako sarcastic, babe. Masaya nga ako nandito lang ako sa sulok. Sige na, iwan mo na muna ako. Makihalubilo ako doon sa mga office mates natin. Okay lang ako dito, kung magkalala. Mamaya na siguro. Kung gusto ng baby ko dito sa sulok, sasamahan ko siya sa sulok. Baka ba, hindi mo naman ako kailangan samahan dito. Go na. Makisiya ka na sa mga office mates natin. Pagod na ako makipag-usap sa kanila. Papahinga muna ako dito. Okay, ikaw ang bahala. Nga pala. Thank you, babe.
Thank you, Saan. Thank you kasi sumama ka pa rin dito sa office Christmas party natin kahit na ayaw mo. Kahit na napilitan ka lang. Ayos lang naman. Masaya naman kasama kahit papaano office mates natin eh. Masarap naman yung pagkain at may paraffle pa. Pero buti na lang hindi ako pinagsayaw ng boss natin kundi mapaparesign talaga ako. Pero alam mo naman na hindi ko lang talaga trip yung mga kahit anong bagay na konektado sa Pasko. Alam ko naman yun. Pero babe, hindi ka man lang ba natutuwa kapag nakakakita ka ng Christmas lights sa daan? Kapag nakakarinig ka ng mga batang nangangaruling? Kahapon nung nagpunta tayo ng mall, nakita natin si Santa. Nagpa-picture pa nga tayo eh. Ikaw lang nagpa-picture, nahagip lang ako ng camera. Sabi ko kasi siya nagpi-picture, huwag ako isama. Ganun ba? Kaya pala nakasimangot ka sa picture. Well, alam mo naman, lagi naman ako mag-isa kapag Pasko. Wala akong kapatid. May kanya-kanya ng pamilya yung nanay at tatay ko. Pareho pa silang wala sa Pilipinas. Kaya, alam mo yun, parang ordinaryong araw na lang sa akin ng Pasko. Well, this year, hindi ka na mag-isa ngayong Pasko. Kasama mo na ako. Kaso, uwi ka naman sa probinsya nyo at doon ka magpapasko. Kasi kakauwi lang ng papa mo galing Qatar kaya doon gaganapin ang family reunion ng angka ninyo. Shoot, oo nga pala. Nawala sa isip ko yun ah. Kailan ka nga paluluwas ng Quezon? Bukas ng hapon. Sorry Paul, may iwan pala kita ngayong Pasko. Ano ka ba? Ayos lang yun. Ayos lang ako. Wait. Tara, tumayo ka dyan. Bakit saan tayo pupunta? Basta, sumunod ka na lang sa akin. Sige na nga. Babe, anong ginagawa natin dito sa rooftop? Nakikita mo ba yung view? Anong view? Ayan, yung view sa malayo. Diba ang daming ilaw? Karamihan ng mga bahay at building may mga parol. May malaking Christmas tree pa nga dun sa gitna ng park, oh. Ang lamig na rin ang simoy ng hangin. Diba ang ganda ng view dito sa rooftop? Well, may point ka. Maganda naman yung view dito. Pero, di mo pa rin ba feel ang Christmas? Keri lang. Ngayon bang hinalikan kita? Na-feel mo na ba ang Pasko, babe? Ikaw talaga. Mamimiss kita kapag nasa Quezon ako. Mamimiss din kita. Wait, teka. Bakit? What if sumama ka sa akin? Saan? Bukas, sa Quezon. Doon ka na rin mag-celebrate ng Pasko. Please, babe. Para naman di ka mag-isa ngayong Pasko at magkasama tayo sa Pasko. Okay lang ba sa family mo? Oo, okay lang yun. Ang motto ng family namin, the more the many, the more the merrier. Tsaka, malay mo, ma-enjoy mo na rin ang Pasko kapag nag-celebrate ka kasama ang pamilya ko. So, ano? Huwag mo na pag-isipan, Paul. Tara na, sumama ka na. Sa isang kondisyon. Ano yun? Kiss mo ulit ako. Ayan ha, namimihasa siya oh. Hindi ka naman mabiro. O, sige na, sasama na ako. Talaga ba? Yes! Total, gusto ko rin naman makilala yung pamilya mo eh. At sigurado ako na gusto ko rin nilang makilala. At babe, alam mo ba kung anong magandang gawin dito sa rooftop? Ano? Eh di sumigaw. Ano naman gusto mong isigaw? I love you, Bebe Paul! Nate, ano ba? Tumigil ka nga. Baka marinig ka na iba natin ka-opisina sa baba. E ano ngayon kung marinig nila? Ayun nga ang point kaya ako sumisigaw eh. Tsaka, proud lang akong ipagmalaki sa buong mundo na ikaw ang mundo ko. Alam mo ang corny mo. Kaya mo nga ako minahal, di ba? Dahil sa kakornihan ko, ikaw kaya nagsabi nun? Oo na, sige na. Babe, thank you. Thank you at sasama ka sa akin ngayong Pasko. Di na magiging malamig ang Pasko ko ngayong taon. Kasi may kayakap na ako pagkagising ko sa araw ng Pasko. Thank you rin kasi kahit di ako masyadong on board sa Pasko dahil nga wala naman akong pamilya, masasabi ko pa rin na ikaw ang greatest Christmas gift na natanggap ko. Ever. Ang tamis naman nun. Halika nga dito.
Ibibigay ko na yung kanina mo pa nire-request na kiss. Popoy at Bea, nagkakilala kami ni Nate sa office noong January 2019. Bagong hire siya sa opisina namin that time. Noong una, akala naming lahat sa opisina ay straight itong si Nate. Lalaking-lalaki kasi siya kung kumilos. Kaya halos lahat ng mga babaita at mga beks na kagaya ko sa department ay talagang humaling na humaling sa kanya. Noong bagong hire si Nate ay maraming mga babae na nagtangka na pormahan siya. Talagang lantaran kung makipag-flirt sa kanya. Pero ni isa sa mga merlot na yon ay walang umubra. Ako naman, crush ko rin si Nate noon. Pero dahil akala ko nga ay straight siya, kinimkim ko na lang ang pagkakakrush ko sa kanya. Alam ko kasi na wala namang pag-asa na magkagusto rin siya sa akin. Ang ginawa ko lang noon ay kinaibigan ko si Nate. Tinulungan siya sa trabaho niya kapag busy siya dahil pareho naman kami ng trabaho. At bandang April ng 2019 habang sabay kaming nagla-lunch ay biglang inamin sa akin ni Nate na bakla rin pala siya katulad ko. Naloka ako noon. Sira ba ang gaydar ko at di ko man lang naamoy itong si Nate? Pero ang mas kinawindang ko ay nang inamin niya na gusto niya raw ako. Naloka ako ng bonggam-bongga noon, Popoy at Bea. Pero syempre, pakipot muna ako. Kasi baka mamaya ginugood time lang naman ako ni Nate. So ang sabi ko sa kanya, ligawan niya na muna ako. Aba, kahit bakla ako, may karapatan din akong mag-feeling prinsesa, di ba? So ayun na nga. Niligawan niya ako. At 1 month after niyang manligaw, ay sinagot ko na nga siya. At mula nang naging kami, doon naging mas out o lantad si Nate sa office namin. Minsan nga siya pa ang mas malambing sa aming dalawa na mas lalong kinainggit ng mga babae at ng iba pa mga beks sa office. Bandang August 2019 ay lumipat na ako sa condo unit na inuupahan niya para pareho kaming makatipid sa renta at syempre para mas madalas na kaming magkasama. Pero ayun na nga. Iniimbitahan niya ako na sumama sa probinsya nila para sa family reunion nila sa Pasko. Noong una, hindi ako on board na sumama kasi nasanay na ako na hindi ako nagsiselebrate ng Christmas. Pero dahil sa pamimilit ni Nate, ay sumama na rin ako. Naisip ko, ito na rin yung chance para makilala ko ang mga magulang niya at ang buo niyang angkan. Babe, alam mo ba? Excited na ako. Ganun ba? Wala lang, kasi grabe yun daw mga paniwala na mamimit ko na hindi lang yung family mo, pati buong angkan mo. Oo nga eh. Wala, hindi kasi ako makapaniwala na after so many years, may makakasama na ako mag-celebrate ng Pasko. Eh, teka, ilang oras pa rin yung biyahe papunta sa Quezon? Ha? Anong sabi mo? Nate, kanina ko pa napapansin, parang balisa ka. May problema ba? Okay. Paul, may kailangan kang malaman. Pinapakaba mo naman ako eh. Sorry, pero may kailangan akong sabihin sa'yo bago tayo makarating ng bahay namin sa Quezon. Ano yun? Naalala mo last month, yung binanggit ko sa'yo na tinawagan ko si Mama at sinabi ko sa kanya yung tungkol sa atin. Tapos grinup call namin si Papa nun sa Qatar at sabay namin sinabi sa kanya ni Mamang tungkol sa relasyon natin. Oo, sabi mo, masaya sila para sa atin. Well, medyo nagsinungaling ako sa'yo, babe. Oh, hindi sila masaya para sa atin? Mas malala. Hindi nila alam yung tungkol sa atin. Ano? Hindi ko pa nasasabi sa kanila yung tungkol sa atin. Babe, naman bakit naman ganun? Babe, sorry na
That time naman talaga bala ko sabihin kay Mama yung tungkol sa atin. Kaso, inunahan niya ako sa balita na uuwi daw ngayong Pasko ang Papa ko. Kaya ayun, hindi ko na nasabi sa kanya. Sa kanila. Okay, gets. Pero, bakit mo pa rin ako inimbitahan na sumama sa iyo sa Quezon? Kasi, kagabi, medyo na-carried away ako nung pinagmasdan natin yung Christmas view sa rooftop. Tapos ayoko naman mag-isa ka ngayong Pasko. Tsaka, mahal kita kaya gusto ko magkaroon ka ng best Christmas this year. Well, nagsisimula na nga maging best Christmas to para sa akin eh. Babe, sorry na. Okay lang, naiintindihan kita. So, anong pakilala mo sa akin? Sabi ko, kaopisina kita. Hindi ba sila magtataka kung bakit nagdala ka ng kaopisina? Hindi. Kasi sinabi ko kay Mama na hiwalay na parents mo at pareho silang nasa ibang bansa na may kanya-kanyang pamilya. Okay, fine. Sige. Salamat sa pag-intindi, babe. Thank you talaga. Kinakabahan tuloy ako. Babe, huwag kang kabahan, okay? Di nangangain ang tao ang pamilya ko. Tsaka, be yourself lang. Okay, just be myself. Pero, yun nga, huwag mong sasabihin yung tungkol sa atin. At huwag mong babanggitin na... Nabakla ako? Oo, pero huwag kang magsisinungaling, okay? Ano? Teka, naguguluhan ako. Shhh, nandiyan na si Mama. Palapitan siya sa atin. Hi, Mama. Hi, Nate. Ikaw talagang uniko, iho ko. Parang mas pumogi ka ngayon, na. Mama talaga, oh. Nga pala, Ma, si Paul. Hello po, tita. Mano po pala. Kaawaan ka ng Diyos, iho. Tara, pasok na tayo. Kanina pa naghihintay ang papa mo sa loob. Tara, Paul. Pasok ka. Nga pala, Paul. Welcome na welcome ka rito sa bahay, ha? Huwag kang mahihiya. Salamat po, tita. Ikaw na ba yan, Nate? Papa, namiss ko po kayo. Namiss din kita, anak. Nga pala, yung pasalubong ko, may ako na ibibigay, ha? Okay pa. Papa, si Paul nga po pala, boyfriend ko. Boyfriend? Ano po, boyfriend po, ibig sabihin, kaibigang lalaki. Ano po eh, tawagan namin ni Nate, inside joke po namin. Inside joke? Kwan, yung joke na kami lang po yung nagkakaintindihan. Basta, mahabang kwento po dito eh. Pero hindi kayo mag-boyfriend? Hindi po. Dapat lang, dahil hindi bakla ang anak ko. Siya lang ang anak naming lalaki at siya ang magpapatuloy ng apelyido naming Severa. Mano po pala, tito? Paul po pala, office mate ni Nate. Kawaan ka ng Diyos. Nabanggit pala ni Nate yung sitwasyon ng pamilya mo. I'm so sorry to know that. Ayos lang po yun. Sanay na po ako mag-isa tuwing Pasko. Hayaan mo. Kami ang magiging pamilya mo ngayong Pasko, Paul. Salamat po, tita. Teka, bakit ba mag-isa ka palagi kapag Pasko? Wala ka bang girlfriend? Papa, masyadong personal yung tanong nyo kay Paul. Parang hindi naman, anak. Saka gusto ko lang kilalanin tong kaopisina mo. So ano iyo? May girlfriend ka na ba na naiwan sa Maynila? Wala po. Kaya nga po ako nandito eh. Kung ganun, single ka? Ganun na nga po. Ayun, tamang-tama. Sa Pasko, pupunta rin dito yung mga pinsan ni Nate. Kaya anak, ipakilala mo tong si Paul sa mga pinsan mo, ha? Tama. At malay mo, Paul, kapag may napusuan ka sa isa sa mga pamangkin ko, maging tunay ka ng parte ng pamilya namin. Mama, Papa, ano, pwedeng maiwan muna namin kayo ni Paul. Magpapahinga muna kami. Medyo napagod kami sa biyahe. Ay, oo nga pala. Nate, anak, niready ko na yung kwarto mo. Talaga ba, Ma? The best ka talaga. Tara, Paul, dito yung daan sa kwarto ko. Okay. Teka, Nate, Paul. Bakit, Ma?
May sariling kwarto si Paul. Doon siya sa guest room matutulog. Ano? Di ba para sa mga kamag-anak natin yung sa darating na Pasko? Hayaan mo. Madalas naman sila rito at maiintindihan nila yon. Pwede sila sa sala. Pero bagong bisita natin si Paul, kaya sa kanya ang guest room. Ano po, tita? Tito? Okay lang po na magkasama kami ni Nate sa isang kwarto. Ayoko naman po makabala sa iba niyo pong bisita. Hindi ka abala, iho. Huwag kang mag-alala. Saka parehong malaki ang katawan niyo ni Nate, kaya hindi kayo magkakasya sa isang kama. Pwede naman po ako sa sahig. Oo nga, ma. Alam ko may earbud pa ako dito eh. Ay nako, hindi. Sa guest room matutulog si Paul. Ano ka ba namang klaseng host, Nate? Sa sahig mo papatulugin yung bisita. Ikaw talaga? O siya, sumunod ka sa akin, Paul, at ihahatid kita sa magiging kwarto mo. Okay po, tita. Popoy at Bea, doon ko na-realize kung bakit parang straight kung kumilos si Nate noon. Tago pala siya sa mga magulang niya. At pakiramdam ko, tago din siya sa buong angkan nila. Mabait ang tatay ni Nate, pero pakiramdam ko na may pagka-stricto ito. At isa pa, pakiramdam ko na pressure si Nate na itago ang tunay niyang sexualidad dahil sa nag-iisa siyang anak na lalaki at inaasahan ng tatay niya na siya ang magpapatuloy ng apelyido nila. Medyo makalumang pag-iisip yon para sa akin, pero wala naman akong magagawa kung ganoon mag-isip ang tatay ni Nate. Kaya kahit na mahirap, Popoy at Bea, kailangang bawas-bawasan namin ni Nate ang paglalambing sa isa't isa habang nasa pamamahay kami ng pamilya niya. At isa pa, naisip ko, ilang araw lang naman kami dito sa bahay ng mga magulang niya. At alam kong miss din ni Nate ang mga magulang niya at ayokong maramdaman niya na medyo hindi ako komportable na kailangan naming magtago muna. Kakayanin kong magtiis para hindi mabuko si Nate. Babe, nandito ka lang pala. Shhh! Bakit? Huwag mo akong tawaging, babe. Baka marinig kanina mama at papa. Ay, oo nga pala, sorry. Bakit pala gising ka na? Ang aga pa. Ginising ako ng mama mo eh. Atin daw tayo ng Misa de Gallo mamayang 5 a.m. Ha? Si mama talaga oh. Sabi ko huwag ka nagisingin kasi di ka naman nagsisimba eh. Sorry ha. Ayos lang naman. Kumusta pala tulog mo? Well, hindi ako sanay. Hindi ka sanay dahil namamahay ka? Hindi ako sanay na hindi kita katabi. Sorry na, Paul. Di ko naman kasi akalain na napaghihiwalayin pa tayo ni na mama. Pero hayaan mo, pag nakapuslit ako mamayang gabi, tatabihan kita. Promise yan, ha? Promise. Kaya huwag ka na magtampo. Gusto mo, kiss kita? Sure ka? Baka may makakita sa atin. Para namang walang tao, eh. Tsaka mabilis na kiss lang. Sige. Nate, anak, gising ka na pala. Bilisan mo ng maligo at baka malate. Teka, anong ginagawa niyo dyan ni Paul? At bakit magkalapit ang mga mukha niyo? Ha? Ano ma? Kasi napuwing si Paul eh. Opo tita, napuwing po ako. Ganun ba? Nako, sorry Paul ha. Medyo maalikabok pa nga yung guest room kasi hindi ko masyadong nalinis kahapon. Kaya kasuguro na puwing. Ganun po ba? Ayos lang po yun. Teka, ano yung sinasabi mo ma? Ayun, eh nga pala. Bilisan ninyo at baka mawalan tayo ng upuan sa simbahan. Kaya maligo kayo ni Paul at magbihis. Sige ma. Sabay na kaming maliligo ni Paul para mas mabilis. Anong ibig mong sabihin sabay maliligo? Sabay maliligo kasi dalawa naman yung CR natin dito sa bahay, di ba? Ah, oo nga pala, no? Pero ginagamit ng papa mo yung isang CR. Pero paunahin mo na lang munang maligo si Paul. Ano? Hindi pwede, matagal maligo si Paul eh. Kaya nga minsan nalilate kami sa pagpasok sa office eh.
Ba't alam mong matagal maligo si Paul? Roommates kasi kami. Roommates kayo, Kamo? Oo. Kailan pa? At saka, di ba, isa lang ang kwarto ng unit mo sa Maynila nung dumalaw ako sa iyo nung isang taon. Magkasama kayo sa iisang kwarto. Hindi po, tita. Ano kasi, yung kalahati ng sala niya, ginawa naming kwarto ko. Mahal kasi po yung upa ngayon, kaya ayun, naisipan na lang namin na magsama ni Nate para makatipid. Ganun ba? Nakakapagtaka lang. Pero okay. Basta dapat ha, 4:30, pareho na kayong nakaligo at nakabihis. Opo, tita. Okay, ma. Ilang beses na tayong muntikan ng mahuli ni Mama. Nate, alam mo sa totoo lang nahihirapan ako sa pagtatago nating to. Kailan mo ba sasabihin sa kanila na nabakla ka, na tayo na? Sorry na, Paul. Pero pangako, nag-iipon lang talaga ako ng lakas ng loob. Pero sa reunion, sasabihin ko na talaga sa kanila yung tungkol sa atin. Talaga ba? Promise yan. Osha, mauna ka na raw maligo, sabi ni Mama. Bilisan mo lang ha, baka abutin ka na naman ng siyam-siyam. Baka gusto mo sumabay na, wala naman yung mama mo. Loko ka talaga. Ay, sa wakas, tapos din ang misa. Abi, antok na antok ako. Alam mo kung anong magandang pampagising? Kiss mo? Well, oo. Sana kung hindi natin kasama parents ko. Pero may isa pang magandang pampagising. Tara, magkapi tayo at kumain ng bibingka. Okay, pwede na rin yun. Sige, paalam lang ako kay na mama at papa. Ma, pa, kain lang kami ni Paul ng bibingka dito sa tabi, ah. Okay, sige. Kausapin lang din namin si Father saglit. Tara na, Paul. In fairness, ang ganda dito sa hometown mo dito sa Quezon, probinsyang-probinsya ang dating. Kaya nga mas ramdam ko ang Pasko dito kaysa sa Manila eh. Gusto mo, next year, isama ulit kita dito? Kasi next year, legal na tayo sa pamilya mo kasi sasabihin mo na sa kanila yung tungkol sa atin this year. Hmm? Correct ka dyan. Paul ang pangalan ko, hindi John. Sino si John? May iba kang lalaki, no? Ah, so ikaw na nagiging corny ngayon, hindi na ako. Well, naman na lang ako sa pagiging corny. Tara na nga, kumain na lang tayo ng bibingka. Pero mas mukhang type kong kainin ng puto bongbong. Nate? Nate, ikaw ba yan? Ellie? Ako nga, kumusta ka na? Ayos lang, di ko alam na nandito ka rin pala. Kailan ka pa umuwi ng Pilipinas? Last month lang. Ah, okay. Dito ka na ba magsasettle? Tingin ko, oo. Naisip ko kasi na kulang ang doktor dito sa bayan natin at plano kong magtayo ng private practice dito para kahit papano makatulong. Uy, wow. Ayos yan. Nga pala, Ellie, si Paul. Ka-opisina ko. Hi, nice to meet you, Paul. Nice to meet you too. Oh, Ellie! Andito ka pala. Tita, kumusta na po? Ayos lang ako, iha. Ellie! Tito, hello po. Di ko alam na nandito rin pala kayo. Kamusta po ang Qatar? Ayos lang, iha. Ikaw ba? Tapos mo na ba yung pag-aaral mo ng medisina sa Singapore? Opo, Tito. At sinasabi ko nga po kay Nate na baka magtayo ko ng clinic dito sa bayan natin. Oh, that's good, iha. So, dito ka natitira sa atin? Opo. That's good. So, kung ganun, naisip ko na baka, alam mo na, magkabalikan kayo ng uniko iho ko. Mama! Tita talaga, oh. Nga pala, Ellie. May family reunion kami bukas. Baka gusto mong bumisita sa amin. Isama mo na yung mga magulang mo. Pati yung kuya mo na si Eric. For sure, gusto ka rin makita ng mga pinsan ni Nate. Naalala ko, close ka sa kanila nung magkasintahan pa kayo ng anak ko. Sure, Tito. Nate, bakit hindi mo hingi ng number ni Ellie? Para ma-text mo siya o matawagan tungkol sa reunion. O baka nakasave pa rin yung number niya sa'yo. I-message ko na lang siya sa Facebook, ma. Okay. Osha, ipasyal ko lang muna si Paul. Tsaka di pa kami nakakain ng bibingka eh. Iwan muna namin kayo. Sige. Okay. Antayin ko message mo, Nate. Okay, sige. Alis muna kami ni Paul, ah.
So hindi mo nasabi sa akin nagka-girlfriend ka pala. At doktor pa pala siya ngayon. Wow, accomplished sa buhay. Paul, hindi ko na nasabi sa'yo yun. Tingin ko naman di na yun importante. At mukhang mahal na mahal siya ng buong angkan niyo, ha? Pero Paul, ikaw naman ang mahal ko. Kaya wala kang dapat ikaselos, okay? Sige na nga. Isa pa, once na inamin ko na sa pamilya kong tungkol sa atin, palagay ko, mamahalin ka rin nila. Magtiwala ka lang sa akin. Opo, tiwala naman ako sa'yo eh. O siya, maghanap na nga tayo ng makakainan natin. Popoy at Bea, pinanghawakan ko ang sinabi ni Nate na aminin na niya ang tungkol sa amin pag sumapit ang family reunion nila. Kasi ayoko mang maramdaman, pero mula nang dumating kami sa probinsya nila, sa Quezon, para bang nakaramdam na ako ng pagdududa sa pagmamahal ni Nate sa akin. Dati kasi siya pa ang mas showy sa opisina sa amin ng kanyang pagiging malambing. Ngayon naman, tago kung tago talaga kami o pigil kung gusto naming lambingin ang isa't isa. Sa opisina, proud na proud siyang ipakita sa lahat na ako ang boyfriend niya. Pero ngayon, sa bahay ng mga magulang niya, kahit mag-holding hands kami, bawal. Tapos malalaman ko pa na may naging girlfriend pala siya na maganda at may narating talaga sa buhay. At habang tinitingnan ko yung ex-girlfriend niyang si Ellie na nakikipag-usap kay Nate, pakiramdam ko ay may pagtingin ito kay Nate hanggang nung mga oras na yon. At nakaramdam nga ako ng selos. Kasi natatakot ako na baka muling mahulog ang loob ni Nate kay Ellie. Opo, at Bea, confident naman akong maganda ako eh. Pero anong laban ko sa tunay na babae, di ba? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Christmas Gift. Opo at Bea, pinilit kong hindi ipakita kay Nate ang nararamdaman kong pagdududa sa pagmamahal niya para sa akin. Pinilit kong ipakita na ayos lang sa akin ang lahat kahit na hirap ako sa sitwasyon na magtago sa mga magulang niya. Sa kondo kasi namin sa Manila, malaya kaming maglambingan. Pero dito, panakaw kung maglambingan kami. At aaminin ko, nakakatigang ang walang sex. At isa pa, dahil sa pagpipilit naming pagtatago ni Nate, pakiramdam ko tuloy ay parabang nanlalamig na siya sa akin. Pero sabi ko baka nasa isip ko lang yon. Kaya pinilit kong paliwalain ang mga pagdududa. Sumapit na nga ang family reunion nila. At gaya ng hinala ko, tago si Paul sa buong angkan niya. Pero kahit pa nga ganoon, masasabi kong mababait naman ang mga kamag-anak ni Paul. O ni Nate. Nakasundo ko naman ang ilan sa mga pinsan niya. At excited na ako na ipagtapat na rin ni Nate ang tungkol nga sa amin. Pero may mga di inaasahang mga bisita rin pala sa family reunion na yun. Ang laki pala talaga ng angkan nyo, no? Well, ang dami din ng mga pinsan mo, tsaka mukhang close na close ka sa kanila. Sabay-sabay kasi kami lumaki dito sa Quezon ng mga bata pa kami. Ayos. Masaya siguro maraming pinsan, no? Sinabi mo pa. Pero kahit ba isa sa mga pinsan mo alam na hindi ka straight? Shh, Paul. Baka may makarinig sa'yo. Sorry. Well, walang nakakaalam, okay? Sabi ko naman sa'yo, walang nakakaalam sa pamilya ko eh. Pero mamaya 'di ba sasabihin mo na sa kanila yung tungkol sa atin, 'di ba? Tingnan na lang natin kung anong mangyayari, okay?
Okay. Nate, andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Nandito na si Ellie, oh. Hi, Nate. Hi. Di mo man lang siya sinalubong sa gate? Chinat ka raw niya, pero hindi mo raw siya na-replyan. Sorry na ma, pa. Na-busy lang. Alam nyo, pakiramdam ko marami kayong dapat pag-usapan. Halikayo sa mesa. Ellie, alam kong paborito mo ang carbonara na lagi kong niluluto. Si tita talaga, naaalala niyo pa rin pala yon? Siyempre naman, hindi ko malilimutan ang paborito ng girlfriend ng anak ko. dating girlfriend. Pero hindi pa naman siguro huli ang lahat para... Alam nyo na. Ma. O siya, halina kayong dalawa. Paul, okay lang naman siguro na maiwan ka muna ni Nate dito mag-isa, no? Makibanding ka muna sa mga pinsan niya. Si Valerie yung nakapula. Hi, Paul! Pakiramdam ko, tipo ka nun eh. Ba't di mo lapitan? Malay mo, baka mamayang gabi. Sige po, tito. O siya, maiwan ka muna namin, ha? Balikan kita mamaya, Paul. Sorry. Ayos lang. Hello. Hi. Eric nga pala. Paul, office mate ni Nate. Oo. Narinig ko kanina binanggit nila pangalan mo. Isa ka ba sa mga pinsan ni Nate? Ako? Pinsan ni Nate? Nagpapatawa ka ba? Magkamukha ba kami? Pasensya na pero... Kaya kita nilapitan kasi mukhang popormahan ka ni Valerie. Kaso, pakiramdam ko di mo rin siya type, so inunahan ko na siyang lapitan ka. Dapat ba akong magpasalamat sa'yo? Ikaw bahala. Well, thank you. Tala mo, sa totoo lang, nakaka-relate ako sa'yo. Nakaka-relate? Anong ibig mo sabihin? Well, kung di ako nagkakamali bukod sa'yo, ako lang ang nakakaalam sa lahat ng mga tao na nandito na bakla si Nate. At hindi ka lang basta ka-opisina niya lang. Tama ba ako? Nagkakamali ka, pre. Ano bang pinagsasabi mo? Paul, huwag ka matakot. Relax ka lang. Hindi ko naman pagsasabi sa iba. Kung ano man yung ina-assume mo, yung iniisip mo tungkol sa amin ni Nate, nagkakamali ka, okay? Hanggang ngayon pa rin pala, hindi pa rin kayang umamin ni Nate, no? Tinatago niya pa rin yung mga naging karelasyon niya. Kaya ng ginawa niyang pagtitago sa relasyon namin. Ano? Well, base sa gulat mo, I guess. Kahit pala sa'yo, tinago ako ni Nate. Ex ka rin ni Nate? Di ko naman siya masisisi. Bakit nga naman niya ikikwento sa boyfriend niya ngayon ng ex-boyfriend niya, di ba? Pero well, ex ko rin si Nate, Paul. Pero obviously, walang nakakaalam sa naging relasyon namin. Dahil hindi niya maamin sa pamilya niya ang totoong siya. Akala ko nagbago na siya. Lagi mas matapang na siya ngayon. Hindi pa pala. Kailan naging kayo? College kami pareho noon, nung nagsimula yung relasyon namin. Dahil pareho kami nag-aaral sa Manila, lantad sa mga kaklase namin yung relasyon namin dalawa. Pero isang araw, bumisita si Valerie, yung isa sa mga pinsan niya sa Manila. Tapos ang kitex, doon niya nabasa yung mga love quotes na dinitex ko kay Nate. Kaya kinumpronta ni Valerie si Nate, ano daw yung ibig sabihin nun? Siyempre, kinailan ni Nate yung tungkol sa amin. Sabi lang ni Nate na ako raw ang bakla at pinupormahan ko daw siya. At after nun, ayun, alam na ng lahat dito sa bayan namin na bakla ako at nakatikim pa ako ng pang-asar. Sorry. After matapos ng relasyon namin, kinausap ako ng kapatid kong si Ellie. Ilakad ko raw siya kay Nate. Matagal na raw kasing crush ni Ellie si Nate. Hindi ko naman kayang sabihin sa kapatid ko kung ano talaga si Nate. Kaya sige, kahit masakit tinulungan ko si Ellie na mapalapit kay Nate. At nagustuhan ni Nate si Ellie? Pinilit niya ang magustuhan si Ellie. Hindi naman mahirap magustuhan kapatid ko. Mabait siya at saka matalino. Tumagal din ng isang taon ng relasyon nila. Akala ko nga talaga nagbago na si Nate. At talaga nagugustuhan na rin niya yung kapatid ko pero... Hindi niya pa rin kayang pigilan yung tunay na nararamdaman ng puso niya. Kahit anong pagkatago niya. At gustong gusto si Ellie ng pamilya ni Nate. Sinabi mo pa. Minsan naisip ko, paano kung inamin ni Nate yung tungkol sa amin? Magiging masaya rin kaya yung pamilya niya para sa amin? Tinatanong ko rin yung sa sarili ko eh.
At kaya nasabi kong nakaka-relate ako sa'yo. Kasi alam mo, mahirap. Mahirap ang mahal ng taong hindi ka kaya ipagmalaki. Hindi ka kaya ipakilala sa pamilya niya bilang boyfriend niya. Hindi kayang ipagsigawan sa mundo na mahal ka niya. Hindi kayang ipakita sa iba ang tunay niyang pagkatao. Kasi natatakot pa siya. Pero naiintindihan ko naman siya. Sinabi ko rin yan noon. Na naiintindihan ko siya. Pero darating ka sa punto na mapapagod kang umintindi. Pero kahit na ganun, hindi ko sinukuhan si Nate. Siya yung sumuko sa amin nung tinanggi niya sa lahat ng relasyon namin. Paul, sorry, natagalan akong balikan ka. Si Mama kasi... Eric? Nandito ka pala. Nate? Tingin ko nagkakilala na kayong dalawa. Oo. Well, maimaw ko na muna kayong dalawa. Nice seeing you again, Nate. At Paul, nice meeting you. Naging boyfriend mo rin pala si Eric, no? Hindi mo nakwento yun sa akin. Hindi ko na nakwento sa'yo yun kasi tingin ko hindi naman importante. At sinabi niya rin sa akin na tinago mo rin siya sa pamilya mo. Paul, please, pwede ba? Huwag na natin pag-usapan si Eric. At oo, tinago ko rin siya sa pamilya ko noon. Pero hindi ko na yung gagawin sa atin. Di ba sabi ko sa'yo, sasabihin ko na sa mga magulang ko ang tungkol sa atin pagkatapos ng family reunion. Di ba? Nate, hirap na ako magtago. Alam mo yung madalas nga tayo magkasama at magkalapit pero parang ang layo-layo mo pa rin sa akin. Ako rin naman nahihirapan. Hindi mo lang alam kung gaano kahirap napigilan ng sarili ko na halikan ka kapag magkasama tayo sa harap ng mga magulang ko. Pero please, konting tiis na lang, babe. Okay? Okay, sige. I love you. I love you too. Popoy at Bea, ilang araw matapos ang family reunion, pero di pa rin binabanggit ni Nate sa mga magulang niya ang tungkol sa amin. Tapos napansin ko na napapadalas din ang pagdalaw ng ex-girlfriend niyang si Ellie sa bahay at ang kanilang paglabas-labas at pamamasyal kasama pa nga ang mga magulang ni Nate. At madalas na hindi na kami magsama. Mas nakakasama ko pa nga ang chismosang pinsan ni Nate na si Valerie na naisipang magstay kina Nate dahil wala raw itong pasok sa opisina. Kahit medyo alangan ako sa pagporma sa akin ni Valerie ay hinahayaan ko na lamang siya. Ayoko namang aminin sa kanya na bakla ako dahil baka paghinalaan niya rin si Nate. Akala ko mas magiging malapit kami ni Nate sa isa't isa kapag sumama ako sa probinsya nila. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Mas nabawasan pa ang oras na magkasama kami. Kaya mas lalong tumindi ang selos at pagdududa ko sa boyfriend kong si Nate. Hanggang sa hindi ko na nga kaya at umapaw na ang selos at pagdududa na nararamdaman ko. Paul, ayos ka lang ba? Kanina ka pa tahimik ha. May problema ba? Nate, hindi ko na kaya. Anong hindi mo na kaya? Natapos na ang family reunion nyo pero hindi mo pa rin sinasabi sa mga magulang mo ang tungkol sa atin. Sorry. Nakita mo naman na after reunion, busy pa rin dito sa bahay eh. Sinasamahan ko si na mama at papa na bisitahin yung mga kamag-anak namin na di nakapunta ng reunion. At kailangan kasama si Ellie? Dahil nga napalapit na siya sa pamilya namin. Ayun na nga eh. Dahil umaasa pa rin sila na ikakasal kayong dalawa. Hanggang kailangan ba magpapanggap, Nate? Please, Paul. Bigyan mo lang ako ng panahon. Promise. Sasabihin ko rin sa kanila yung tungkol sa atin. Alam mo, Nate. Pagod na ako. Pagod na ako maniwala sa mga pangako mo. Pagod na ako magtago pa. Pagod na ako. Alam mo namang mahirap din sa akin to, di ba?
Kaya nga, para hindi ka na mahirapan pa, mabuti pa, umalis na lang ako dito. Ano? Huwag mo namang gawin yan. Merry Christmas na lang sa inyo. Pakisabi na lang din sa mga magulang mo, Merry Christmas. Mag-enjoy ka sana kasama ang pamilya mo. Mag-enjoy ka kasama si Ellie. Mukhang nagugustuhan mo na siya ulit eh. Ano? Hindi ko gusto si Ellie, okay? Ikaw ang gusto ko, ikaw ang mahal ko. Palagi kayo magkasama ni Ellie. Lagi mo siyang ine-entertain kapag bumibisita siya dito. Dahil kaibigan ko pa rin siya kahit papano. Ikaw nga nung reunion, lagi kayong magkausap ni Eric eh. Ano yun? Anong kinalaman ni Eric dito? Nangyayari lahat to dahil sa'yo, Nate. Dahil sa hindi mo pagsasabi sa mga magulang mo ng tungkol sa atin. Hindi naman kasi yun ganun kadali. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit na yung taong mahal ko ay pilit na tinatago ako? Hindi kita tinatago, Paul. Tinatago ko ang sarili ko, okay? Buong buhay ko lagi sa akin sinasabi ni Papa na ako lang yung nag-iisa niyang anak na lalaki. Na ako yung magpapatuloy ng apelido namin. At inaasahan niya na makasal ako para mabigyan ko siya. Sila ni Mama, ng apo. Alam ko hindi tama yun, pero mga magulang ko sila. At natatakot ako na kapag sinabi ko sa kanila kung ano talaga ako, kung sino talaga ako, baka itakwil na nila ako. At kapag hindi ko naman sinabi sa kanila yung tungkol sa atin, ikaw naman yung mawawala sa akin. Ayokong iwan mo ako. Ayoko. Paul, ayoko. Sorry na, babe. Sorry. Huwag mo kong iwan, please. Please, babe. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Pangako. Huwag kang mawawala, please. Hindi. Pangako. Nate? Paul? Valerie? Anong ginagawa mo dito? Sinasabi ko na nga ba? Noon pa lang ramdam ko na. Pero sabi ko baka mali naman ako. Valerie, please. Huwag mo namang ipagsabi lalo na kila Mama at Papa. Please, nakikiusap ako sa'yo. At kaya pala, kahit anong pagpapakyut ko kay Paul, waipe kasi lalaki din pala yung gusto niya. At ang lalaking yon ay ikaw pala, insan. Valerie, please. Ano gusto mong gawin ko para manahimik ka? Lahat gagawin ko. At hula ko. Magkarelasyon din kayo ni Eric dati. Dininay mo lang siya nung nahuli ko kayo sa text. Valerie, pwede ba? Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Anong nangyayari rito, ha? Hanggang salas, rinig ang ingay nyo. Nag-away ba kayong magpinsan, ha? Bakit po hindi ang anak nyo ang tanungin nyo, tito, tita? Ano bang pinag-aawayan nyo, ha? Bisperas na bisperas ng Pasko, eh nagsisigawan kayo. Nate, gusto mo ba ako magsabi ka na tito, tita? Wag! Please! Ano sasabihin? Valerie, ano yun, ha? Tito, tita, etong uniko iho nyo pong si Nate ay isang bakla. Ano? At itong si Paul ang boyfriend niya. Nakita ko sila naghahalikan dito kanina. Nate, anak, totoo ba yun, ha? Papa, nagsisinungaling siya. Hindi po totoo yan. Sinong paniniwalaan nyo? Itong pamangkin nyo o ako na anak nyo? Paul. Bakit po, tita? Ano ang totoo, ha? Totoo ba yung sinabi nitong si Valerie na nakita niya kayong naghahalikan ni Nate? Totoo po yun, tita. Ano? At opo, hindi lang po ako basta ka-opisina ni Nate. Boyfriend niya po ako. Paul, please, tama na. Pero mukhang hindi naman po handang sabihin sa inyo ng anak niyo yung tungkol sa amin. Kaya mas mabuti na lang siguro kung umalis na lang ako rito. Paul, hindi. Please, huwag kang umalis. Wala kang mapupuntahan. Magnonotchibena pa naman. Please, dito ka na lang. Alam kong galit ka, pero huwag mo namang pairalin yung emosyon mo. Sanay na akong walang napupuntahan, Nate. Merry Christmas na lang po sa inyo. Thank you.
Popoy at Bea, nung magkasama pa ang mga magulang ko, favorite holiday ko ang Pasko. Tuwing season ng Pasko, sabay naming dinedecorate ang bahay namin at ang Christmas tree. Ako pa nga naglalagay ng star sa tuktok ng Christmas tree namin noon. Lagi din kami nagsisimbang gabi. Tradisyon din namin noon na manood ng mga MMFF movies tuwing December 25. Kaya nang maghiwalay ang mga magulang ko, kinalimutan ko na rin ang pagsa-celebrate ng Pasko. Dahil palagay ko, ay wala nang point na i-celebrate pa ang Pasko kung wala ka namang pamilyang kasama. Para kasing kapag ka sineselebrate ko ang Pasko, mas naalala ko lang na hindi na kami buo yung pamilya namin ay hiwa-hiwalay na. Kaya akala ko na kapag ka sinamahan ko si Nate na i-celebrate ang Kapaskuhan kasama ang pamilya niya, sa probinsya ay mag-iiba ang lahat. Na baka muli kong mahalin ang Pasko. Pero Pasko rin pala ang sisira sa relasyon namin. Christmas Eve noon, nang mag-walk out ako sa bahay ng mga magulang ni Nate, sinubukan kong bumili ng ticket ng bus pabalik ng Maynila pero wala raw bumabiyahe na ng ganung oras dahil Noche Buena na. Kinaumagahan ang susunod pang biyahe ng bus. At dahil wala nga akong mapuntahan, umupo na lamang ako sa isang park at hindi ko napigilan ang umiyak. Pwede ba kita masamahan mo po dyan? Eric, anong ginagawa mo dito? Papunta sana ako sa simbahan para sa midnight mass, pero nakita kita rito na nag-iisa. Eh, ba't di mo kasama si Nate? Ah, teka. Umiyak ka ba? Hindi ah. Ako ba niloko mo? Come on, handa ako makinig. Okay. Break na kami ni Nate. Ano? Paano? Kung kailan magpapasko? Nahuli kami ng pinsan niyang si Valerie na naghahaligan. What? Bakit laging yung chismosang pinsan niya yun yung nakakahuli sa kanya? Sinumbong niya kami sa mga magulang niya. Eric, pagkakataon na niya sana para aminin sa kanila yung tungkol sa amin pero hanggang sa huli, dininay niya pa rin ako. Doon ko na-realize na siguro nga hindi niya pala ako ganun kamahal para hindi sabihin sa mga magulang niya yung tungkol sa amin. Paul, walang kinalaman sa iyo o sa pagmamahal niya para sa iyo ang hindi papag-amin ni Nate sa mga magulang niya. Anong wala? Meron, Eric. Okay. Naaalala mo ba yung panahon na sinabi mo sa mga magulang mo na bakla ka? Anong sinabi nila sa iyo? Anong reaksyon nila? Well, sa totoo lang, wala silang ganong pake. May kanya-kanya na silang mga pamilya ngayon. Pero tanggap nila ako, sabi nila. Mabuti at tanggap ka ng mga magulang mo. Pero alam mo, ako, nung sinabi ko sa mga magulang ko na bakla ako, pinalayas ako ng tatay ko ng bahay at 3 taon niya akong di kinausap. Grabe pala nangyari sa'yo. Ang pinupunto ko lang, iba-iba tayo ng kwento ng paglantad. Ikaw natanggap ka ng magulang mo, ako itinakwil ng tatay ko. Pero ang pagkakatulad lang ng kwento natin ng pag-amin ay yung kaba. Yung kaba na nararamdaman natin bago tayo umamin sa mga magulang natin. Nakakatakot kasi di mo alam kung ano yung magiging reaksyon nila. Pero, kailangan mo maging handa. Kailangan mo maging handa sa magiging reaksyon nila. Hindi pa man handa si Nate ngayon, hindi ibig sabihin hindi na siya magiging handa na umamin. Pero hindi ibig sabihin na di kanya mahal. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako maghihintay sa kanya. Ayoko magpatuloy sa relasyon sa taong hindi pa handa na ipagmalaki ako sa pamilya niya. Naiintindihan ko. Teka, sino yung busina ng busina na yun? Paul! Paul! Nate? Paano mo nalamang nandito ako? Tinext ako ni Eric na nandito ka raw. Ano? Paano?
Tinext ko si Nate bago kita nilipitan. Nagtaka kasi ako bakit ka mag-isa dito sa park ng this oras ng gabi at umiiyak pa. Kaya, yun, tinext ko siya. O siya, naiwan ko muna kayo. Mukhang marami pa kayo dapat pag-usapan. Nate, gusto ko nang bumalik sa Manila. Alam ko, pero please, pakinggan mo muna ako. Paul, mahal kita. Sobra kitang mahal. Alam mo yan. At alam ko, ang sama akong boyfriend dahil tinago ko sa mga magulang ko yung tungkol sa atin. At di ko na mababalik yung oras para baguhin pa yung pagkakamali ko sa'yo. Pero pangako, pangako, babawi ako sa'yo. Habang buhay akong babawi sa'yo. At di na kita sasaktan ng ganito ulit. Pero please, please bigyan mo ulit ako ng chance. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Please. Eh paano yung mga magulang mo, pamilya mo? Hindi na mahalaga anuman yung iisipin nila. Ikaw lang yung mahalaga sa akin. At alam kong corny man to pakinggan sa pandinig mo, pero ikaw lang sapat na. Please, please huwag ka nang umalis. Gusto kita makapili ngayong Pasko. Paul? Halika nga dito, nung mayakap kita. Diba sabi ko sa'yo noon, ikaw ang greatest gift ko ngayong Pasko. At ang tanga ko lang kung pakawalan pa kita. Thank you, Paul. Thank you for giving me a chance. Nga pala, pinapabalik ka ng mga magulang ko. Bakit daw? Gusto nila tayong makausap pagkatapos nating pumunta sa simbahan. Simbahan? Pakakasalan mo ako kagad? Ang bilis naman. Baliw. Midnight mass kasi, di ba? Tara na. Kanina pa nila tayo nihintay sa simbahan. Spirit. May Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go in peace. Thanks be to God. Merry Christmas po, Tito, Tita. Merry Christmas din, Iho. Paul, Iho. Yes po, Tito. Sinabi na sa amin ni Nate ang lahat, yung tungkol sa inyo. At gusto lang namin mag-sorry sa'yo, kay Nate. Alam namin na hindi maganda ang naging reaksyon namin kanina nang malaman namin ang tungkol sa inyo. Ayos lang po yun. Ayos lang, Papa. Pero sana maintindihan niyo kami dahil naninibago pa kaming pareho. Naiintindihan ko, Ma. Pero kahit naninibago kayo, sana malaman nyo na hindi naman ako nagbago. Anak nyo pa rin naman ako. Anak nyo na mahal kayo. Alam namin, Nate. At pasensya na kasi kami pala ang dahilan bakit natatakot kang umamin. Natatakot ka na baka itakwil ka namin. Hindi man namin lubos maintindihan sa ngayon. Pero tatanggapin ka namin, maging sino ka pa. At mahal ka namin, anak. Mahal ko rin po kayo, Mama. Papa. Popoy at Bea, gaya ng pangako ng mga magulang ni Nate, sinubukan nga nilang unawain ang sekswalidad ng anak nila. At unti-unti rin nilang tinanggap ang relasyon namin. May mga pagkakataon pa rin na minsan medyo ilang pa sila eh. Pero iniintindi na lang namin sila
Bago pa kasi sa konsepto nila ang parehong lalaki na magkarelasyon. At hindi pa rin mawala sa isipan nila na straight ang anak nila. Dahan-dahan at unti-unti ay alam kong mauunawaan at matatanggap din kami ng mga magulang ni Nate ng buong buo. December 2019 na yata ang isa sa pinakamasayang Pasko na naranasan ko sa buong buhay ko dahil ayun ang unang Pasko na nag-celebrate kami ng boyfriend ko. Hindi man naging maganda ang simula, ay naging maayos naman sa huli. Mula nga ng Paskong yun ay mas tumibay pa ang relasyon namin ni Nate. At mula din noon ay mas naging open pa siya sa mga magulang niya at mas naging mas malapit pa sila sa isa't isa. At dahil nga nagluwag na sa restrictions ang gobyerno this year, December 2022, ay muli kaming luluwas ni Nate sa Quezon para mag-celebrate ulit ng Pasko kasama ang mga magulang niya. At sa bawat Pasko na nagdataan, kahit marami man akong regalo na natatanggap, ang boyfriend kong si Nate pa rin ang may tuturing kong greatest Christmas gift dahil sa pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Hanggang dito na lamang ang liham ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagtatampok ng aking kwento sa inyong programa. At binabati ko po kayo at ang lahat ng mga listeners na katulad ko ng Merry Christmas at Happy New Year. Lubos na gumagalang, Paul. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Christmas Gift. Mga kapamilya, oras na natin 24 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. At yan na nga po, no, ang pagtatapos. Kala ko talagang mapapauwi, maghahanap ng ticket, makikisabay na lang itong si Paul, no? Yan, pabalik dito sa Maynila. Alam mo, Popoy, feeling ko ang daming dumaan sa mga ganyang sitwasyones. Hindi kailangan saktong-sakto na aamin na dahil bakla or part ng LGBTQ. Although feeling ko marami din yung dumaan sa ganyan na. Yeah. Yung parang pinagplanuhan na sa Pasko, finally, o kaya aamin na ako ng aking tunay na pagkatao at isasama ko yung taong talagang mahal ko. Pero feeling ko madami din yung nakaranas na yung buong taon nilang iniisip, teka, kailan ko ba aaminin ang isang bagay sa magulang ko, sa family ko? Kailan ko ba sasabihin ang isang bagay na pinagsisinungalingan ko? Or ang tawag dito, yung nagpapanggap lang akong ganito or ganyan? And for some reason, no, mga kabarkada po, point, for some reason, Christmas is like parang siya yung nakikinita natin or natatarget natin na perfect time to come out, to come clean with whatever issue or problem that we have. Kasi may ano talaga eh, may dalang parang nakakainganyo yung Pasko. Kasi you feel like it's the time na you have to be kind, you have to be true, and you have to be real. And parang feeling mo, safe ka kapag ka Pasko ka umamin. Kasi, kasi may pwedeng suhol na regalo. Ganun. Parang feeling mo, meron kasi sentimental value yung Pasko, Popoy, di ba? Parang eto na yung pagkakataon na magsasama-sama kami. And feeling mo the Christmas will back you up. kung sakaling, alam mo yon, maging intense. Medyo maging awkward, ganyan. Oo, kasi andun yung palaging iniisip natin na Pasko naman, it's time for giving. For giving or forgiving? For forgiving. Diba? Mm-hmm. Yung pagtanggap, pagpapatawad, at yun nga, pagbibigay ng blessing dun sa isang tao or paghingi din ng blessing mula sa isang particular na tao. Gaya nito ni Nate. Paul and Nate. Paul siya kaniya, Nate.
Alam mo, sa totoo lang, naiintindihan ko din si ano, si Nate Popoy, no? Madaming magsasabi dyan na, naku, hindi mo naman pala kayang panindigan, nagjowa ka pa, ganyan. Yeah. Eh kasi mga kamarkada, iba-iba tayo na pinalakyang pamilya, di ba? Katulad ni Eric, unahin natin si Paul, natanggap siya, di ba? It wasn't as hard as yung kay Eric, na kinwento ni Eric na tinakwil siya nung umamin siya ng maklasya. Napahiya. Di ba? Di kinausap ng maraming taon. Imagine how hard that is. Eh lalo na siguro si Nate. Lalo na siguro si Nate na hindi niya sigurado kung paano magre-react yung magulang niya, lalo na uniko iho pa siya. So, you know, the pressure is there to keep the legacy, the apelido, the lahi, to keep it going. Diba? Ang daming ganyan po po. Meron akong dalawa actually na kaibigan ng bakla na ang pressure sa kanila is hirap na hirap na. Sabi-sabi. Kasi nga, nasa kanila yung susunod na henerasyon. Diba? Nasa kanila yung parang ipagpatuloy ang apelido at ang lahi at ang negosyo. Ano yun eh, patong-patong yun. So, kapag umamin siya, di ba, syempre hindi na siya makakapag-asawa ng babae dahil hindi niya trip ang babae. So, hindi kakalat ang apelido, hindi kakalat ang lahi, at natatakot din siya na hindi na niya mamana yung negosyo kasi baka nga itakwil siya in everything. Yeah. So, intindihin natin mga kamarkada, kapag ang isang tao ay takot na takot na umamin sa magulang. Kasi may mga dahilan. Diba? In short, meron mga dahilan dyan. Pero ito lang, ano, maiba tayo ng bahagya. Ayan, dahil nga sa baka akala nyo naman, limited lamang itong ating kwento sa LGBTQIA+ community. Ayan, pero hindi. Ang issue rin dito is yung kaya ka bang panindigan ng iyong mahal. Kay, ano yan, hetero, anong tawag mo rito, yung gender ninyo, magkaiba o parehas lang. Yun eh, it really matters na maiharap ka sa pamilya, masarap sa pakiramdam yun, Bea. Diba? At kapag ka nga yung mahal mo ay hindi ka maiharap, tila may karapatan ka talaga magduda. Yeah. Oo, tama rin yun. Kaya mapababae ka, mapalalaki ka, issue rin yan dito sa atin. Yung iba kasi parang, ayaw pa kasi ni mami, ayaw pa kasi ni daddy. O kasi for some other reasons, di ba? Gusto nila taga dito rin sa province namin o may gusto silang iba for me. Ayan, pero kailangan talaga no, sa mga magmamahal, kailangan talaga ay malakas ang loob. Oo, malakas ang loob at yung paninindigan yung relasyon. Pero maganda naman actually para sa akin yung naging proseso. Balanse naman actually, Popoy. Hindi kasi lahat katulad ni Paul na naging maluwag ang magulang at hindi rin lahat na katulad ng kay Nate na alam mo yun, sasama talaga ang loob ng bongga-bongga. Pero nakita mo naman syempre yung ano, di ba? Nag-effort naman si Nate, dinalangan niya si ano eh. Dinalangan niya si Paul dun sa family, eh, di ba? It's just so happy na iba siguro talaga yung pakiramdam. I mean, pag malayo ka sa parents mo, parang ang lakas ng loob mo, di ba? Okay, ready na ako, sasabihin ko na yung ganito, ganyan. Pero pag nandun ka, nakaharap mo na, ay, dun na papasok yung mga ngatag ka, kakabahang ka, alam mo yun, hindi ka makahanap ng perfect timing at hindi rin kasi nakatulog na ang daming chuwariwap sa paligid. Boy, andyan. Pero hindi, sa isang punto, nakatulong para mapabilis ang pag-amin ni Pinsang Valerie. Ha? Kung hindi nahuli at hindi alam sila mo, nag-aaway ni Nate. Alam mo, that's a blessing in disguise. I would consider it a blessing in disguise. Yung pagkakahuli sa kanila ni Valerie. Imagine, Bea, kung hindi nangyari yon, nagtampuhan yung dalawa, baka nga talaga naghintay ng bus itong si Paul. Baka hindi pa siya napaamin. Ay. Alam mo, could be, pero ako, it could be a blessing in disguise kasi na-push ng bonggang-bongga. Mm. But it was so unfair kasi the moment was stolen from Paul and Nate. It could have been a, you know, parang buong buhay ni Nate, pinaghandaan niya to. Tapos, ninakaw lang ni Valerie. Papanchina itong Valerie. I don't think so. Feeling ko yun ang role niya, Bea. Yun ang ano. Bakit? Ano? Sige. Sige, Bea. Ano bang, anong klase ng pag-amin ang ina-expect mo kung hindi na huli ni Valerie yung dalawa? Okay, kasi ako, nilalagay
nilagay ko yung sarili ko dun sa posisyon ni Nate, nakakasama ng loob. Kasi the pag-amin of sexuality, that's mine. That's not for you. That's not yours to decide kung kailan sasabihin, kung paano sasabihin. Sayang naman yung, alam mo yon, yung paghahanda. I mean, okay, ang nangyari... Anong paghahanda? Uy, ang dami niyang pinaghandaan, ha? Ang dami niyang pinaghandaan kay Eric, kay Ellie. Medyo naguguluhan ako, ha? Sinwerte lang na napaaga, di ba? Napaaga, na-push ng ganon. Pero para sa akin, mas okay pa rin na kay Nate sana nang galing. At hindi yung dahil nahuli lang at wala sa hulog. You can say, you can agree with Valerie na tama lang yung nangyari. Blessing in disguise. Sige, go push. But for me, pag-amin ang sexuality is something very special, yes. Very intimate, very personal. At nakaka-offend pa rin. Kahit na napaaga, sige, nakatulong, napaaga, hindi pa rin maganda yung ginawa ni Valerie. Pangunahan. Huwag yung gagawin niya, mga kamurkada. Huwag naman pangunahan. Huwag yes. yung gagawin niya. Ito na, naman yan. Alam mo, nahuli nyo, nakita nyo na bakla, ganyan, whatever. Sampu-sampu ang jaw, whatever. Isusumbong nyo na, isisiwa. Ay, iba namang usapan, Bea, yung sampu ang jowa. Iba naman yun. Yun, pwede mo nang pangunahan yan. Pwede mo nang isumbong. Pero yung pag-amin nga sa sexuality natin o sa sexual preference, we have to respect the person's timing, the person's decision. Hayaan nyo sa bibig niya manggaling ang ano. Hindi kasi pwede yung pinapasabi po ng anak ninyo na siya po ay ganito, nagkakagusto rin sa kapwa niya lalaki o nagkakagusto rin sa kapwa niya babae. Hindi. Iba kapag ka, yung tao mismo ang nagsabi nung totoo niya nararamdaman sa kinaukulan, sa magulang niya, sa kapatid niya, kung sino man. Diba? Na they think they owe it to. Tsaka alam mo, Popoy, ang ganda sanang usapan yun between the parents and the anak na si Nate. So, alam mo yon, it could have been a family, a close family matter, pero sumingit itong si Valerie na, by the way, ako pala nag-poses. Bakit nag-poses? Kaya lalo ko nayamot eh. Kaya lalo ka siguro nayamot. Ayaw ko iinis eh. Ayoko na mga ganun, Bea. Huwag kang tatanggap ng ganung role, kaya nagbumukha kang kontrabida dito sa Dear. Pero aminin natin. Oo, pero aminin nga natin, no, Bea. Sa isang parte, kumbaga parang nakatulong pa siya. Dahil itong si Nate ay merong record na mangangako, gusto niyang aminin sa mga magulang niya pero hindi natutuloy. 'Di ba? Kay Eric, 'di ba? Itinanggi niya si Eric, ipinagkanulo niya si Eric, hindi ko kilala, hindi ko alam 'yan. Baka ba ding 'yan si Eric? 'Di ba no, nahuli rin sila ni Valerie. 'Di ba ganoon ang ginawa niya? Kumbaga merong trend na na-break nang dahil sa, sabihin na natin, pagiging tactless nitong si Valerie. Yan. At least, alam mo yun, kailangan mo ng extra tapang. Hindi, ito talaga, harapin mo na. Diba? Ganun naman yung nangyari kaya Nate. Eh. Harapin mo na. Ipresenta na natin yung problema kina Tito, kila Tita. Kailangan na nilang malaman. Bahala ka na o nga-amin ka o ano. Pero, diba, I mean, nagkagulatan, but the bottom line is, naamin niya pa rin. Naamin niya. At ngayon nga, ay magse-celebrate na sila. 2019, ano? Nung nangyari. 2019, 20, 21, 22. Ay, bongga. Ilang taon ng ano? Ilang taon na silang hanggap ng pamilya ni Nate. Kaya, alam mo, Popoy, isa rin sa angulo na pwede na sana nating silipin din dito is the kind of relationship the parents have with the child. Yes. Kasi usually, well, generally, palaging takot yung anak sa magulang. At ako, Popoy, ang goal ko talaga, ang gusto ko sana talagang parents na tayo, di ba? Gusto ko talagang i-work on is ayokong magkaroon kami ng relationship na anak ko kung saan kinatatakutan niya ako. Kasi ang daming ganyan. Yung, kunwari, may nangyari ng hindi maganda pero hindi sasabihin sa magulang kasi natatakot mapagalitan, natatakot matakwil, yung mga ganyan-ganyan. Instead of them thinking na, naku, kailangan kong sabihin sa parents to kasi sila lang yung makakatulong sa akin, they will protect me, ganyan-ganyan.
alam mo yun ang sanang ano, no, i-work on ng mga parents ngayong generation na to. Huwag sana tayong maging parents, yes, na kinatatakutan, pero yung parents na pinagkakatiwalaan. Oh. Kasi more than anyone, nung junan na kay natin. Diba, Popoy? Yeah, that's true, Bea, no? At isa nga yan sa siguro style na rin of parenting na sinisimulan ko kahit pa noon. Sinisimulan namin ni Mrs. Popoy sa mga bata. Diba? Ako talaga yung magulang na, kasi merong mga magulang na suplado, diba? O kaya magulang ako, anak lang kita. Yung mga ganun ng treatment sa loob ng bahay, yung parang hindi ko makausap si daddy, hindi ko makausap si mommy, no. Siguro sa amin, yun yung sinasanay ko, ano bang problema? Halika rito, mag-usap tayo. Ganun ako sa anak kong binatilyo na ngayon, sa dalagita ko, diba? Dun, kahit dun sa bunso ko, on the same level ang ano namin. Pero syempre, sabi ko, huwag kalilimutan yung respeto. Diba? Although para tayo nag-uusap na parang magpaparkada minsan, diba? Pero talagang susungal-ngaling kita. Ano nga po ulit yun? Sabi po? Ano po? Hindi, minsan nagiging masyado ng komportable. Parang may tinanong ako, kunyari, nak pa, ano nga, nalagyan na ba yung tubig? Ano po? Ay, opo. Opo, nalagyan na po ng tubig. Alam mo yung gano'n na lang. Ay, sorry po. Sorry, D. Sorry, D. Sorry. May mga paalala. Pero tama yun, Popoy, no? Kasi ang madalas nangyayari, kapag kami nakita nga ginawang hindi maganda yung bata, yung galit agad, wala man lang pag-ibig ng explanation. Ibang, hampas na yung salita, tinuktokan eh. Tinuktokan. Diba? Kawawa. Tama yun, yung sinabi mo na kapag ka, kumari, may hindi magandang ginawa, alika, usapin nga tayo. Paki-explain muna. What went wrong? I-welcome natin yan. Ganyan-ganyan. Instead of, ginawa mo yun, halika dito, ha? Pasok ka sa ganito. Pukulong kita ganyan, sa sako, mami. Uy, bawal na yan ngayon. Bawal na yan ngayon. Medyo mas entitled na nga ito mga younger generation ngayon. Parang sa hindi naman, protection, po. Ano? Ay nako, feeling ko nga yung iba parang masyado nilang na-abuse. Dito sa Pilipinas, nako, meron na rin, Bea, mga reklamador, matatapang na rin. Pero do not overuse, do not abuse, okay? Yung ano naman ninyo, yung karapatan na ibinibigay sa inyo bilang mga bata. Ha? Sa mga bata nakikinig sa atin ngayon, ang mga magulang ay hindi sila perpekto. Diba? That's what I'm trying to tell you. Diba? Sasabihin na namin, hindi perfecto ang mga magulang ninyo. May mga pagkakamali sila. Ngayon, kapag pinagsabihan kayo, pero sasabihin nyo, ikaw nga ganito, ikaw nga ganun, mami, daddy. No. Diba? You don't have that right pa rin. Para sa akin, ha? Diba? Kumbaga, pagkakamali ko yun eh. At alam mo na mali yun. Diba? Bakit gagayahin mo pa kung nasa tamang pag-iisip ka? Diba? Kaya huwag kayo masyadong entitled yung mga kabataan nyo. Pagka na pagsabihan lang, sabihin, inabuso. Diba? Kapag ka na alam mo yung nakapitan lang dito na huwag kang makulit. Ay, sinaktan ako! Wag. Okay, ganun. Oo, tama. Maganda pa rin yung may disiplina pa rin tayo. Kasi, alam mo, eto hindi sa pag-aano, ha? Yung mga kids sa ibang bansa, sa western, ganyan, ang dami doon, napaka-spoiled brat, napaka-sasama ng ugali sa mga tenders kasi hindi na disiplina dahil nga na-abuse yung kanilang right as children. I mean, ginawa yung right na yon para doon sa talagang naaabuso mga bata. Pero parang for some reason, alam mo yon, hindi na na-control, parang lahat but na lang the law applies to all. Oo, applies to all, ganyan-ganyan. Di alam mo, natutuwa ako, Popoy, dun sa bata meme na... Bata pa rin yun eh. I have, yung Asian parents. Pag Asian, nako, hindi ka makakatagal sa Asian parents. Kasi, mas disiplinado tayo. And we have to be thankful, ano? Diba? At lalong magpasalamat tayo kung maunawain. Diba? Katulad ng mga parents ni Nate. Diba? Ako niniwala, Bea, no? Kahit anong pag-uusap, basta maayos na pakikipag-usap sa mga magulang mo. Kaya yun nga, pag amin sa iyong gender preference, sa sexual preference mo, or sa pagkabuntis mo pa lang eh. Diba? Sa pagka nakabuntis ka rin, diba?
Akala mo bubugbugin ka, akala ano, pero hindi. Ipepresenta lang talaga ng mga magulang sa'yo, ano bang, oh, na, eh, alam ko, hindi mo na paghandaan, ano nang gagawin natin? Di ba may mga akala mo, sasaktan ka, pero at the end of the day, sila pa rin yung mga magulang na tutulungan ka. Di ba? Kung nasa tama silang pag-iisip din, di ba? Magagalit saglit, pero ang mga Pilipino hindi matitiis. 'Di ba ang kanilang mga anak. Kaya sana ngayong Paskong ito ay lalo pang gumaan at maging mas maluwang ang pagsasama-sama ninyong mga pamilya sa mga lalo na sa mga may problema katulad nila Paul, nila Nate, 'di ba, na mayroong mga kailangang aminin ayan sa inyong mga magulang o mga kapatid, kapamilya. Oo. Sana pinaghahandaan 'yan. Oo, sana bago matapos ang 2022, ikaw ay malaya na. Mm. Sa kung ano mang nagpapaano sa iyo, nagkukulong sa iyo emotionally, yes. And yes. Free yourself from whatever that is. So, we wish kung meron kang kung meron kang matinding kalungkutan na nararamdaman at hindi alam ito ng pamilya mo, tell them, 'di ba? Ngayon magbabakasyon ng ilan, 'di ba? Magpapahinga lamang sa bahay. Ano ba naman yung mag heart to heart talk kayo ni nanay? Mag heart to heart talk kayo ni tatay. Yung mga ganyan. It doesn't necessarily mean na napakalaking problema ang sasabihin mo kung ano 'yung nagpapabigat ngayon. Eh mag-usap kayo, 'di ba? Para maging makahulugan talaga ang Paskong papasok ngayong 2022. At syempre mga kapamilya, oras na po natin, 2:43 na. Thank you, Paul. Thank you, Paul, sa iyong sulat. Marami na inspire dito. Maraming salamat din sa mga nagka-comment. At syempre, hindi pa po kami magpapaalam dahil ang mga gumanap sa ating kwento ngayon ay nandito. Akala ko kung anong mangyayari. Hindi pa tayo papaalam. Ayun, maraming salamat sa mga nagsipag-ganap. Hashtag Dear MOR Christmas Gift, Paul, Dan Kapusyon tayo dyan, Nate, Wally Alagap, si Tatay John Kamat, si Nanay Jamie Rubio, si Eric, yung ex si Chan Palma yan, si Ellie, Cindy Basena, yung Valerie, wala akong pakialam dyan. Yung nagsulat po nito, si Michael Elefante, thank you so much Michael Elefante, at ang nag-edit, syempre, Joko Loco tayo dyan. Yeah. Uy, congratulations kay Joko Loco, ha. Merong may pinitas na award eh, no? Oh, may pinitas na award si Joko Loco, ha. Tatahi-tahimik ka dyan. May P-pop award ka, Joko Loco, ha. Congratulations. P-pop awards, ano? Ayan, P-pop awards. Ayan, thank you. Congratulations, Joko Loco. Ayan, at syempre, hindi pa ulit tayo magpapaalam, Bea. Itutuloy na natin yung kwento natin for tomorrow dahil alam mo naman, Bea, I have so much energy today. I know! O, eto ang patikimti ng ating story for tomorrow. Asa na ba yan? Ngayong Biyernes sa Dear M.O.R. Nako, huwag mo munang isipin yon. Mag-focus ka muna ngayon na makatapos on time. Yun ang mas mahalaga. Sisiguraduhin ko na sa susunod na Pasko, mas marami na dito yung handa natin. Hashtag Dear M.O.R. Handa. Ay, usapang handa na. Ay, Diyos ko, paborito ko yan. Gusto ko yan. Gusto ko na magbukas. Ay, nako. Basta, ang importante po dyan ay sana maging handa kayo bukas. Yan sa ating kwentong matutunghayan na naman. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bayfos. Yan, at ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please stay happy.